Hello guys, ngayon it magtatry tayo ng apat na alak. Focus tayo sa whiskey. So ang una nating whiskey is White Castle Light Whiskey. Then yung next is Seagram's. Seagram 7 Light Whiskey Liqueur. Third is Andy Player Whiskey. Blended Whiskey. Then yung last is yung Jim Beam Bourbon Whiskey. So ito yung readily available sa market na binibilihan ko. So sana umabot to ng Pasko, then sa New Year ito pwede niyo nang subukan yung ano sa tingin ko yung best, and wag niyo na subukan yung hindi masarap. Then, disclaimer lang pala, yung opinion ko dito does not represent my company. My company's opinion. So, my opinion is only my own. So, please huwag niyong i-report sa work ko. So, personal review at pag-try sa mga alak na ito. Ayun. Magsimula tayo sa Seagram. So yung Seagram is 27.5% alcohol. Yung proof is hindi specified, and mukhang US company siya pero imported sa Binondo and made in Vietnam. Okay, check. Parang may kulang sa ano niya. Sa lasa. Although, sabi niya, smooth. So, baka yung reason kaya siya smooth. Smooth yung taste niya, pero hindi niya naman sinabing flavorful taste. So, smooth naman siya. Next is White Castle. Yung White Castle na nagustuhan ko, yung kulay black. Yung mas mataas concentration. Ito yung light version. At 27.5%, 55 proof. So, proudly Philippine made. Wait, teka. Ayun, mag-focus. Ayan. Made in the Philippines. Check natin. Merry Christmas. Nawawalan ba ako ng panlasa? May COVID ako. Talagang light lang yung lasa nito. Pero light whiskey, yung talagang nagustuhan ko yung ano niya, yung mas mataas na version. Talagang may tamis, masarap yung lasa. Ayun, not sure kung may problema sa panlasa ko. Pero let's hope not. Kaya tayo nagtetest ngayon ng whiskey para pang disinfect na rin. Next natin is yung Andy Player. So ito nakikita ko to, ito yung iniinom nila sa mga kasalan. So should be maganda. Ayun yung sa White Castle, yung black din yung nagustuhan ko. So try natin yung Andy Player Whiskey. Yung Andy Player Whiskey is may medyo mataas to, 35% compared dun sa mga light which is 27.5 to 35% volume. So mukhang ano rin to. Bottled and produced in the Philippines. Okay. Mas dark ng konting kulay niya. Okay, Merry Christmas. Ayun, yun nga. Yung mga black, sila yung mas solid yung lasa. Pero kung ikaw compare ko, wala siya dito. Pero yung White Castle na black, yun yung talagang na-appreciate ko yung lasa niya. Tamang timpla para sa akin. Teka, kuha muna ako ng itlog. Then yung ano natin, yung last natin.
Yan. Kentucky straight bourbon whiskey. So ito yung ano yung pinaka-pricey sa kanila, and I think smooth siya. And according to labeling nila, it is the world's number one bourbon whiskey. So check natin ang number one bourbon whiskey. Merry Christmas. I'm not sure kung may problema ako sa panlasa. Pero negative naman ako sa antigen. Or siguro naka-apat na ako. Pero parang sa apat na ito ang pinaka-nagustuhan ko yung Andy Player. Ito. Andy Player. Then yung second ko is ito, Jim Beam. Then, ito, White Castle. Then yung ito, si Graham, parang medyo okay naman siya. Pero nadya-judge naman, ito kasi ngayon ko lang binuksan. Kikita nyo to, yung Jim Beam. Pinapaunti-unti ko lang, mga 3 months na siguro to. Kita nyo na siya yung naiinom ko. Then yung White Castle, ayan, bawas din. Then yung Seagram, makita nyo yung tinikman ko pa lang, parang halos walang bawas. So siguro kapag ano na, lumala pa yung pandemic, ito na lang pag wala na talagang choice. Then naman sa, personal opinion ko lang, siguro ma-appreciate ko rin to. Pero for now, ito yung ranking ko, ito. I would place na number one sa kanila yung White Castle na Black. Pero, yun nga, since siya yung pinaka-best tasting, siya yung pinaka-unang naubos 2 months ago. Ayun guys, so yun guys yung quick no-cut review ng mga whiskey. And ayun, Merry Christmas! So if you would like to manood pa about alcohol and food, so mag-subscribe kayo and mag-i-follow nyo lang ako. And guys, Merry Christmas and Saranghae.